everyone! Welcome back to my channel. It's me, May Santos, and here's another skincare video. Alam nyo guys, itong products na ito ay isa rin sa nire-request nyo. So, hindi ko na ito pagtatagalin pa. Ito ay ang Rix Skin Serity Glow Up Set. These are from Miss Shy Rubio. So, maglalagay ako ng link sa description box para ma-check nyo yung kanyang Facebook account. Siguro nagtataka kayo, bakit Glow Up Set? Bakit hindi yung Rix Starter Kit or yung rejuvenating set nila? Kasi guys, for maintenance na ang kailangan ng skin ko. Kaya itong Glow Up Set ang pinili ko. At malalaman natin ngayon kung itong mga product ba na ito ay magbibigay sa akin ng glowing skin, na pinkish glow skin, at kung ito bang mga ito ay marerecommend ko sa inyo for maintenance. Isang set, makakakuha tayo ng 4 na product. So, magsimula tayo dito sa kanilang Ultra Hydrating Foam Cleanser. Kalagay siya sa plastic bottle and pump siya. Pagdating naman sa laman niya guys, so ganito yung itsura niya. Clear yung color niya, na medyo pink ang color nito at malabnow siya. Pero kapag ginamit na natin yung pump niya, ganito yung magiging itsura ng product pag lumabas. Foam na siya pag lumabas siya. Mabibili nga pala natin guys itong set na to sa halagang 1,040 pesos at meron ka ng day and night skincare products. Pero mabibili rin naman natin to tingi-tingi per item. Next product that I have here is the Rix Skin Serity Deep Cleansing Water for All Skin Types. So, nakalagay siya sa plastic bottle. Pag binuksan natin siya, so ganito yung itsura niya. Bali, ito yung kanilang toner. Pagdating sa laman niya, para sa akin, clear lang yung laman nito. So, para lang siyang tubig. Next naman, itong Skin Perfecting Serum. So, ganito yung itsura niya, guys. As you can see, nakalagay siya sa plastic bottle and pump siya. Hindi siya katulad ng mga typical serums container na nabibili natin at wala siyang dropper. Yung laman nito, light clear pink yung color niya. Itong product na ito guys, pwede siya both men and women of all ages and skin types. It is basically a treatment for our skin. At nakakatulong din ito para mag-lighten yung discoloration sa ating skin caused by sun damage and inflammation. At nakakatulong din ito to lighten imperfections like dark spots or yung ating mga age spots, at nakakatulong din siya sa ating acne marks. And lastly, I have Rix Skin Serity Sun Shield with SPF 60. Ito ay gel cream sunscreen guys, pero kapag na-blend yun na siya sa skin, nagiging matte siya kapag nag-set na siya sa skin. So ganito yung itsura niya pag lumabas siya. Gel cream siya, so para siyang cream, pero kapag binlenda natin siya, so ayan, nakikita nyo, nagme-melt siya. So para na siyang nagiging tubig. And as you can see, wala siyang white cast. Amoy siyang icing ng cake. So amoy cupcake itong product na to guys. Ang claims ng product na ito guys ay bibigyan tayo ng glowing skin, rosy cheeks, at magiging clear ang ating face. Magpapakita ko sa inyo ng clip kung paano ko ginamit itong mga product na ito at kung ano yung naging resulta nito sa skin ko. So, ang gagamitin ko is itong kanilang Ultra Hydrating Foam Cleanser. Yung scent, ang bango. Wala naman ako nararamdaman na hapde. Wala rin naman ako nararamdaman mainip. Yung feeling ko naman ngayon, hindi naman siya makate. Yung nararamdaman ko lang, medyo malamig. Parang may cooling effect. Di naman parang mint. Malamig yung product. Babanlawan ko muna to, babalik ako. Yung feeling after maghilamos, hindi naman siya malagkit, hindi rin naman mukhang batak na batak yung face ko, pero may batak ako na nararamdaman kahit papano, pero hindi naman yung OA na ganun na yung mukha. Hindi naman na overdry yung face ko. Proceed na tayo dito sa kanilang deep cleansing water. So I think ito yung kanilang toner, so ito na yung gagamitin ko. Yung scent niya, kaamoy din siya ng cleanser. Wala namang sting feeling. Ang lamig talaga ng product. Meron siyang cooling effect. Meron ba nakalagay? So, mabilis lang din naman siya i-absorb ng face para lang naglagay ka ng tubig tapos hintay nung matuyo yung tubig sa mukha mo. So, ganun lang din siya. Mabilis siya i-absorb ng face. Next naman, ito namang kanilang Skin Perfecting Serum. Para siya nagiging tubig pag nilagay mo na siya sa face. Kaya lang, malagkit siya. Malagkit yung serum pag nalagay siya sa face. Pero hindi pa naman siya tuyo. Tignan ko muna kung magbabago siya kapag inabsorb na siya ng skin. Mabilis lang naman siya i-absorb ng skin. Ang napansin ko, nung in-apply ko siya, malagkit siya.
Pero nung inabsorb na siya ng skin ko, nawala na yung lagkit niya. Medyo may batak ako nararamdaman. Baka dahil kaka-apply ko lang din ng product. At ang napansin ko nga dito sa kanilang set, apat siya. So itong isa, sunscreen siya. So hindi ko siya i-apply ngayon. Ito lang, tatlong product na ito yung ginamit ko. Ang napansin ko, wala siyang kasamang moisturizer. Dahil ito lang yung nasa set nila, so wala muna akong gagamitin na ibang product. Ito lang muna yung gagamitin ko. Wala namang pamumulang naganap sa aking mukha na kadalasang nangyayari agad kapag nag-react ang skin ko sa product na gagamitin ko. I-update ko na lang kayo bukas ng umaga. Bye! Kagising ko lang. As you can see guys, wala naman tayong nakikita na tumubo o may pagbabadyang gustong tumubong pimple sa face ko ngayon. So, wala naman ako nakikitang ganon. Walang bootleg, wala namang namula. Kung mapapansin nyo, oily yung face ko. So, ganito yung itsura niya ngayon. Hugasan ko muna yung face ko, babalik ako ulit. So guys, proceed na ako dito sa kanilang deep cleansing water or yung kanilang toner. So, hindi ko gagamitin itong serum ngayon. Ang gagamitin ko lang ay itong kanilang sun shield. Ganito na lang siguro yung gagawin ko. So, malalaman ko ngayon kung itong product ba na ito ay tipid. Ay, wait lang! Okay. So, itong product na ito guys, iba yung amoy niya. Amoy siyang cupcake. Amoy, alam mo yung parang icing ng cake. Kapag lumabas siya sa tube, cream siya. But once na binlend mo na siya sa face, para siyang nagiging tubig. Kaya lang, meron ako napapansin. Hindi ko alam, hindi pa siya yata kasi masyadong ina-absorb ng skin ko. Pero tignan nyo, ipapakita ko sa inyo. Malagkit yung product. Ganyan siya. Baka dahil hindi pa siya ina-absorb ng skin ko. So, titignan ko muna kapag in-absorb na siya kung mawawala yung lagkit. Medyo in-absorb naman na siya ngayon. Yung feeling ko, nawala naman yung lagkit niya. At saka malamig din siya sa face. Maghihintay lang ng time itong kanilang sunscreen na i-absorb talaga ng face bago kayo maglagay ng makeup or kung gusto nyo maglagay ng primer. So, masasuggest ko hintayin nyo muna siguro na ma-absorb muna ng face. Hello guys! Final update tayo. So ito na yung condition ng skin ko guys after 10 days na paggamit ko dun sa product. At kung mapapansin nyo, merong mapula dito sa area na to kasi kanina nagtanggal ako ng makeup. Siguro nakayod ko dito masyado sa area na to kaya siya namula. Pero okay lang naman yon. At kung mapapansin nyo, walang tumubong pimple sa face ko. Wala rin naman ngayong bootleg na tumubo sa face ko. Wala rin naman ako nakikitang sign ko na allergy ba ako dun sa product. Actually, bago ko gamitin yung product, kung mapapansin nyo dito sa area na to, meron ditong medyo mas dark yung color niya. Bago ko gamitin itong mga product na ito guys, nararamdaman ko na siya, may patubo ditong bootleg at saka dito sa may area na to, dito sa may ilong ko at saka dito sa may ibabaw. Pero dito sa area na to, hindi siya tumuloy. So, kumbaga, hindi siya lumaki, natuyo na siya, and dito naman, nawala na siya, at dito naman sa may gilid ng ilong ko, wala na rin siya. Pag tumitingin ako sa mirror, yung tingin ko, pantay-pantay yung kulay ng face ko. So, parang maputi yung tingin ko sa kanya. Para sa akin, glowing yung skin ko, pero hindi ko nakita dun sa 10 days yung pinkish glow na mangyayari sa cheeks ko. So, wala ako nakitang ganun. Baka dahil 10 days ko palang ginagamit yung product, baka mabagal yung process niya pagdating dun. So, kaya hindi ko siya nakita. Pero, yun lang naman. Tsaka nga pala guys, itong kanilang sun shield, wala siyang white cast. Non-greasy siya and lightweight itong kanilang sunscreen. Kaya, para sa akin, okay na okay din tong sunscreen na to. As you can see, nag-work sa akin itong mga product na ito. Hindi ako nagkaroon ng pimples habang ginagamit ko itong mga product na ito, guys. At isa pa, yung mga butlig-butlig ko sa mukha, nawala yung inflammation niya at gumaling na rin siya. Hindi ako nagkaroon ng chemical burn dito at hindi rin ako nagkaroon ng allergy dito sa product na ito. So ngayon, meron akong pros and cons dito sa mga product na ito guys. Sa pros muna tayo, unang-una, hindi ako nagka-pimples dito sa mga product na to guys. Hindi ako nagkaroon ng irritation habang ginagamit ko yung mga product na ito. At isa pa, hindi siya mahapde.
Lahat ng product na to, guys, hindi siya mahapde pag nilagay siya sa face. So, sobrang mild lang niya sa balat. So, para sa akin, okay yun. At isa pa, pagdating sa scent ng mga product na ito, guys, para sa akin, mild lang siya. May amoy siya, amoy siyang prutas, pero sobrang mild lang niya. At isa pa, hindi siya masakit sa ilong, hindi siya makati sa balat. Sabi ko nga sa inyo, lightweight itong mga product na ito. Napagaling niya yung mga butlig-butlig ko sa mukha, kasi alam niyo naman sa panahon natin ngayon, talagang isa yan sa kalaban natin, yung mga butlig-butlig na tumutubo sa mukha dahil gumagamit tayo ng face mask at gumagamit din naman tayo ng face shield, or sa mga gumagamit ng face shield, talagang struggle yan sa atin. Siguro naman meron din sa inyo na nagkakaroon ng ganitong problema, na nagkakaroon ng mga butlig-butlig, or minsan nagkakaroon nga ng mga pimple sa mukha. So para sa akin, napagaling din ang product na ito yung problema ko. When it comes naman sa selling point nito na maki-clear up niya yung skin ko, para sa akin, yes. Kasi may iba akong napansin sa skin ko kapag tumitingin ako sa mirror. So yung napapansin ko, maaliwalas yung mukha ko. Kumbaga, pantay-pantay yung kulay na nakikita ko. At yung napansin ko nga, na-brighten up niya yung skin ko at may glowing effect siyang binigay sa skin ko. At isa pa, walang pagbabalat na nangyari sa skin ko at hindi siya mainit sa skin, especially itong kanilang sun shield. So para sa akin, okay to, kasi ayoko yung mainit sa mukha na sunscreen. At pasok din to dun sa tatlong characteristics na hinahanap ko pagdating sa sunscreen. Siyempre, gusto natin lightweight, non-greasy, and no white cast. So, para sa akin, okay itong sunscreen na to, guys. At pagdating naman sa price point ng product na ito, guys, para sa akin, pasok to sa banga kasi meron ka ng day and night skincare routine. At isa pa, tipid siya gamitin. Pagdating naman sa cons ng product na ito, guys, sa selling point ng mga product na ito, guys, na Korean skin, para sa akin, hindi ko masyado nakita na naging glass skin yung face ko. So, mas nakita ko na clear, nag-clear up yung skin ko at talagang na-brighten up niya yung balat ko. At yung effect na rosy cheeks, hindi ko siya masyado nakita kasi 10 days ko lang ginamit itong product na ito, guys. Baka matagal lang yung effect niya sa akin para ma-achieve ko yung rosy cheeks. So, posibleng ganun. Kasi iba-iba naman tayo ng skin. Posibleng sa iba, isang linggo pa lang naging rosy cheeks sila. Mas nakita ko talaga na na-brighten up niya yung skin ko kasi ang clear-clear niya rin tignan at saka pantay-pantay yung kulay niya. Itong mga product na ito, guys, ay for maintenance only. Meaning, hindi ito yung set or kit na kailangan mo if you have breakouts. At isa ko pang napansin dito sa product na ito, guys, wala siyang kasamang moisturizer. Pero baka ginawa yung formulation kasi nito na wala siyang moisturizer kahit na kailangan nating mag-apply nitong kanilang serum. Kasi ang nakalagay lang naman dito is skin perfecting serum. Wala na siyang ibang nakalagay kung meron tong kasamang moisturizer. Pero alam naman natin na we need to layer a moisturizer over the serums to seal it into the skin. Pero para sa akin, yun lang naman. Overall, nag-work sa akin itong product na ito, guys. At kitang-kita nyo naman sa clip ko yung condition ng aking skin at kung ano yung naging result nito sa skin ko. At ang maganda dito sa mga product na ito, guys, pwede siya sa pregnant women and lactating moms. Pwede din to sa boys at sa teens. I suggest this set kung galing ka sa Rejuve or kung ano pa yung huling skincare na ginamit mo, pwedeng-pwede itong Rick Skin Serity Glow Up Set for Maintenance. At kung ikaw ay sensitive skin, oily skin, and acne-prone skin, pwedeng-pwede sa'yo itong mga product na to. So that's it for today. Kung nagustuhan mo itong video na ito, don't forget to give me a thumbs up, subscribe, and hit the notification bell para notified ka kapag may mga ganito tayong video. See you on my next video, guys. Bye!